welcome to my YouTube channel. Dahil quarantine ngayon and walang magawa, video na lang. Ano mo gagawin, guys? Oh my God. Naminsan ko lang ginagawa. Ito. Favorite. Nagamit ko rin ito sa buhok ko. Kwento ko yung cabin crew journey ko. Bakit ako naging cabin crew? Agad ako noong 2017 sa Lataan, Manila na AB Communication. And then, after graduating, hindi rin ako sure kung anong patulad ng mga kapatid ko, hindi ko rin sure kung anong work yung gusto ko, kung anong gusto kong career. Ganon. Mga 2 months akong nagpahinga kasi napagod akong mag-aral. Kasi napagod akong mag-aral. Naisip ko kung anong pag-ako yun, huwag ganyan. Nagpapasa ako ng mga question online. Kaya napunta ako sa group ng Cabin Crew Hub PH. Hindi ko alam kung active pa yun ngayon, pero time na yun ako. Mga posts doon about sa mga cabin crew hiring. Tapos, itas yung mga experience nila. Tapos, tips about sa airline na ganito, ganyan. Ganyan yung mga nandun. Tapos, parang isang araw, may post na hiring daw sa ganito. Yun yung pinaka-first ever job interview ko. Tapos nakakatawa kasi nakita ko yung selfie namin dalawa. Tawang-tawa ako kasi mukhang gagawin yung role ko ng time na yun. Kasi wala akong idea, hindi ko alam na dapat ganito na ganyan. Ganon. So, ayun, nag-play kami. Sa Pal Express, hindi siya open day, yung malaki yan. Ano lang siya, walk-in. So, tinay lang talaga namin. Tawang-tawa talaga ako dun sa itsura ko nung nag-apply ako. Diba? Nakakaloka yung purple lipstick. Tapos yung magulong buhok na hindi papantay ng kulay. Ang naalala ko nung araw na nung nag-walk-in kami is, by 4 nga, group kayo na papasok, then may mga panel sa loob, then ako na, hindi ko alam sasabihin ko kasi nga trip-trip nga lang first time ko nga. So, mag-interview. Tapos after noon, binigyan kami ng schedule for medical. Tapos, meron din schedule for exam. Sabi ko, ano yung exam to? Exam na naman. Tapos ko lang mag-aaral, exam na naman. Dito lang maalala ko, nag-exam muna ako yung nag-medical. Basta pasado ako parehas. Ngayon, may schedule na kami to meet the president. Mapasa mo yun. Ayun, for training ka na. Ito yung mga kasabay ko nung meet the president namin. Sila yung mga batchmates ko. Nung meet the president, medyo mas nakaka... ano siya? Nakaka-pressure. Kasi yung mga nag-interview, yung panel doon is parang head na ng Palex. Hinati sa dalawang group. Group na nandun ako kami yung mga nakapasa. After the president, scheduled na for training. Ang training namin is parang 1 month mahigit or parang mag-2 months na. Kapag-condition na ako and powder and blush. Eventually. Schedule na kami for training. 14 kami nagkaka-batch. Yung training nag-consist ng exam. Exam sa dapat mong ipasign na pwedeng ibagsak. Wala kang pwedeng ibagsak na exam. Wala kang pwedeng ibagsak na exam. And then may drills, emergency drills, slide drills, tsaka may swimming. Lahat ng exam, lahat ng drills, hindi mo pwede ipagsak. May tinatawag kami na lifeline. Ang bawat 3 lifeline mo, tapos bumagsak ka. So, bawas na, 2 na lang siya. Pag naubos mo yung lifeline mo, matatanggal ka sa training. So, ayun, kailangan mo ipasa yun lahat. Bago ka, lumipad. After training, meron kayong tinatawag na supervised line experience at competency check, which is exam din na kailangan mong ipasa bago ka ma-release.
to flying. Once na-release ka sa flying, six months kong probing, meron ka pang tinatawag na pre-valida. Yun yung pinaka-last exam mo para maging regular employee ka. Hindi ko naisip na napasa ko yung lahat. Kaya pag bawa napapagod ako sa work, tapos isipin ko na ayoko na mag-housewife na lang ako ganyan. Naisip ko yung ibang tao na parang gusto nila maging cabin crew. Tapos ako nandito na ako, tapos bibitawan ko lang ng ganyan. Hindi ko pa rin nasabi kung bakit ako naging cabin crew. Yeah, first job interview, tapos nakapasa. So, tinuloy ko lang. Which is, nabustuhan ko rin naman ang pagiging cabin crew. Benefit-wise sa family, tapos yung sweldo, and then yung oras ng trabaho is hindi ka buong araw lang nakaharap sa computer, nagtatype, yung mga ganun. Ang nilagay ko dito is ito. Ito, like, ang negotiation siya, tapos ito, yung dito ko na. Sigurit kong mascara is a Fashion 21 kasi ang ganda niya. Rubber kasi siya, tapos share ko pala sa inyo yung mga napuntahan ko na Ron kami. First ever Ron ko is a Ron Canibo. Which is first kain ko na talaba. So, di ko siya makakalimutan. And then, good morning. Hi, Mom. Second Ron ko naman is 5 days agad. 5 days Cebu. Parang nagkulang ata yung crew sa Cebu noon ko, so nagpadala ng galing Manila para magstay sa Cebu, and kami yung lumilipad ng flight sa Inter-Island. Ang third kong run ay sa Incheon, Korea. Yung pang-apat ngayon is nakarami na ako ng Ron Canibo, and then from Canibo to China. So ayun, nakakamiss na yung quarantine na hindi lumilipad kasi naka-lockdown tayo. Sorry, bye, bye, bye. I think kasi palugod na po yung araw. And last minute ko lang naisip itong video na ito. So, ayun guys. Sana naging helpful yung video na ito sa inyo. Lalo na sa mga cabin crew aspirants dyan. Na-share ko ang journey ko sa inyo at yung mga pinagdaanan ko bago maging cabin crew. Ayun. Salamat! Thanks to you again in my next video. In time and flying with you soon!